guys. Today is March 26. So, nag-start kaming mag-quarantine last March 14. That was the first day of being enhanced community quarantine here in Metro Manila. Pero I was still working that day. And on the 15th, so yun na yung start na as in lockdown na. However, the government didn't use the word lockdown. Instead, we used extreme enhanced community quarantine. So, hindi na talaga nagpapalabas. I mean, wala nang trabaho. All of the offices, malls, establishments are closed. And only like pharmacies, grocery store, and other supermarkets ang bukas. So, it's our 13th day na nasa bahay lang. However, the government gave us this quarantine pass ID. So in every household, there's only one person allowed to go outside to buy some needs or food from the grocery store. So we are lucky that there is a grocery store named Pure Gold outside our street, so it's just a few meters away from home. And now, I am going there. I'll show you, isasama ko kayo, kung ano ang kaganapan sa quarantine namin dito sa street namin, and compared to the previous days or the normal days na nung wala pang ganitong pandemic na virus, compared these days na na-quarantine kami. So ayun, dadalhin ko kayo dun, guys, and para makita nyo kung how long will be the line is before you get inside to that grocery store named Pure Gold. And yeah, I'll show you. See ya. Guys, punta na tayo sa Pure Gold. Si Aki, gusto sumama, oh. Ki, saan ka? Our 5-year-old pet. So, yan yung 5-year-old dog na named Aki. Bye-bye! Aki! Ki! Bye-bye! Mayet! Say hi! Mag-hi ka nga! Bala ko! Lalabas ka talaga sa YouTube. Oo nga! So, ganito. Kung before, makikita mo lang sa madami yung mga batang naglalaro, tumatambay dito sa labas. Ngayon, wala. So, ganun kapaya pa. Ngunit, it really bothers every one of us na dahil sa pandemic virus na ito, this is the street. So, ganyan kapaya pa. Ganyan. Noon, makikita mo talaga ang daming nakatambay sa labas ng street. I mean, sa labas ng mga gate. Wala. Pero ngayon, as in, wala. So guys, ganyan kalinis ang street. So, napakalaking defense compared before na normal days. So, ganito yung look ko kasi the Pure Gold grocery store won't allow you to get inside their premises unless you're not wearing the mask or face mask. They won't allow you. So I need to get this or to wear this. And yeah. Ayan yung Pure Gold. Tingnan natin kung may pila.
Ayan, ganyan kahaba yung pila, guys. Compared dati, na walang pila. See? Appliance center is closed. All are closed. So, ito yung pila. Maiksi pa ito kumpara ng mga nakaraang araw. So, ganito na kahaba ang pila, guys. Ayun sila. Haba na ng pila, oh. Before we get inside to that grocery supermarket. Gosh. Hi, guys. I'm back. And nakauwi na ako from buying some of our needs from grocery store. And medyo mahaba ang pila. I need to take like 10 to 15 minutes or 20 minutes sa pagpila bago makapasok. Because we also practiced the 1 or 2 meters away from each other na mga nakapila. So, and kailangan mo din medyo bilisan yung pagkukuha ng mga bibilin mo. Siguro ang tip doon, meron ka ng dalang listahan, list of your stuffs to buy para medyo mas mabilis. Kasi syempre meron din mga nakapila sa labas na nagaantay na makalabas kayong nasa loob para sila naman yung makapasok. Kasi limited nga lang yung pwedeng pumasok sa grocery store because they're encouraging us to, you know, like distance, the social distancing na sinasabi. So ayun, they need to wait from the outside before they get inside. So kailangan makalabas muna yung isa sa mga nasa loob matapos muna bago magpa pasok ulit. So kumbaga limited lang for the meantime. So siguro it took me like 40 minutes bago ako nakalabas. And some of stuffs na nilista ni Mama, wala na doon. Ang hirap din na mamalagi sa bahay. Feeling ko medyo mas magastos talaga pag nasa bahay lang. Like the other day, I went to that grocery store also and I spent more than 1,000 peso. Then, after 2 days, dahil naisip namin ni Mama na baka mag-totally lockdown, so I bought 1 sack of rice, pero 50-50 kami dun sa bayarin, charin. And ngayon, almost 1,000 na naman. My gosh, kailan pa matatapos to? Pahirap ng pahirap. Though nandiyan ka lang naman dapat sa bahay, pero parang lagi kang nagugutom. Kahit kain tulog lang yung ginagawa. So I wish sa pagbalik ko, excited na akong bumalik sa work. Aww. Hopefully matapos na tong pandemic virus na to. And hopefully magkasya pa lahat ng uniforms ko. And to those to our frontliners, to our mga heroes natin, doctors, nurses, other frontliners, mga janitors, janitress, for mga kabarangay, yung mga nagtatrabaho sa barangay na nagbabahay-bahay para mamigay ng good assistance from the government. So, mag-ingat po tayong lahat. And sana matapos na ito kasi hindi lang kung isa ang nahihirapan, kundi tayong lahat. Pati sa mga gastusin pa. Siyempre, sa panahon ngayon,
parang napakahirap magkasakit talaga dahil wala tayong pera. I mean, kung may pera man tayo, hindi nakalaan para sa hospitalization natin. So, ayun. Sana, sa mga kaibigan ko, sana okay kayo. Mag-ingat na lang, huwag nang pasaway. Kung ano man po yung advice ng gobyerno, lalo na ng mga doctors, na sila nga, ilang araw nang hindi nakaka-uwi sa pamamahay nila, sa pamilya nila. So, excited na rin silang umuwi para makapiling nila yung pamilya nila. So, tayo na nandito lang sa bahay. Huwag nang magpasaway na labas ng labas. Kasi instead na mag-stop na yung pag-spread ng virus, kasi kung labas pa tayo ng labas, lalo lang dadami ng dadami. Madami nang namatay ng mga doctors and other frontliners natin dahil sa katigasan ng mga ulo natin. So, wag na tayo magpasaway. Sumunod na lang tayo. So, ayun lang. Have a great day and safe day. God bless us all. Magtatapos ang vlog natin na to. And siguro bukas or sa mga susunod na araw, mapag-upload ulit ako. Thank you. Thanks for watching, guys. Love ya.